Hi! Good morning and welcome po sa Life TV. O, baka nasyak kayo ngayon kasi medyo nagbago tayo ng concept and nagbinago rin natin yung ating YouTube channel name. Ginawa ko po itong Life TV just because po para matackle natin yung iba't ibang issues na pwede natin itackle at saka woman empowerment. So kasi parang mas okay tayong kumuha ng marami pang issues at pwedeng i-review ng mga bagay-bagay. Ayun. So, hindi pa rin naman mawawala siguro yung ating mga product testings, product review, at kung ano-ano pa. Siguro sasamahan na rin natin ng food testing, di ba? Para marami kayo mapapanood at entertaining tong ating YouTube channel. Okay. Bakit nga ba ako nga nandito ngayon? Anyway, Eid Mubarak po sa inyong lahat dyan, sa ating mga Muslim brothers and sisters. Kasi ngayon ay celebration ng Eid al-Adha. Ayun. Pero question, kasi ito yung marami akong naririnig at marami rin nagtatanong, ano ba yung Eid Mubarak? Ano ba yung Eid Mubarak? Bakit ako bumati sa Facebook page ko ng Eid Mubarak at bakit din ako nung in-announce to nung sa amin sa office, di in-announce na walang pasok nung Monday. Ngayon nga walang pasok din saya, di ba? Lahat tanungan, anong holiday to? Anong holiday to? Di ba? Puro ganun. So, talagang hindi tayo fully aware dun sa mga holidays ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ayan. Pero disclaimer, actually ako ayoko talaga yung pinag-uusapan yung religions kasi naniniwala ako sa kanya-kanyang beliefs. Di ba? And ngayon, tatakalakay lang natin siguro gatuldok lang nung konting ipapaliwanag ko lang kung bakit ano ba yung Eid al-Adha. Bakit ko nga ba dapat ipaliwanag to? Kasi siguro I will share lang sa inyo yung 13 years kong pag-stay sa Arab country. So sa 13 years na yon nakikiselebrate ako sa kanila. At siguro sa pananaw ko, yun lang po, ibibigay ko lang po kung ano yung nalalaman ko sa pananaw ko. Yun po, hindi po ito yung mga bagay-bagay na hindi po kasali dito yung mga lahat ng Muslims in the world. Ito lang po ay yung aking pananaw, yung aking nalaman doon sa aking 13 years na pagsama sa kanila in celebrating Eid al-Adha. Okay? Ayun po. Ano nga ba yung Eid al-Adha? Kasi yun nga sabi nila bakit nga ba holiday today? Ayan, yung Eid al-Adha kasi medyo mahirap siya bigkasin because it's an Arabic word. Siya po ay yung Feast of the Sacrifice sa English, 'di ba? Ano nga ba yung Feast of Sacrifice na sinasabi nila or Festival of the Sacrifice? Yun po ay yung time na si Prophet Abraham, kung naalala niyo po yun, yung sinacrifice niya yung kanyang anak. So, they are celebrating that. Di ba po, yung inutusan siya ni God na isacrifice yung kanyang anak at ginawa niya yun dahil sa faith in God. Yun po yung nalalaman ko. So, kaya sila nagsiselebrate ng Eid al-Adha. So, ngayon, yung sa sobrang faith ni Abraham na yun, so, ginawa nila yung festival. And also, nag-o-offer din sila ng mga sheep, di ba, yun, or goat. Yun, yun yung hinahanda nila, sheep or goat, para yun yung naging sacrifice ng ginagawa ng ating mga kapatid na Muslim. So, ayun. So, much better po naintindihin din natin sila kasi dito sa Pilipinas, and thank you rin po sa mga namumuno na ginawa tong festival today, walang pasok, para naman mabigyang daan yung kanilang kanilang festival na ginagawa ngayon. Kasi actually, lahat ng Muslim countries is holiday talaga ngayon. Talaga sineselebrate nila yung Eid al-Adha. At saka yung mga panahon din to ng pilgrimage nila sa Mecca in Saudi Arabia. So, ayan po yung mga insights na kaya ko ibigay sa inyo. Tsaka yun po, yun, parang lang di kayo maguluhan, di ba? Ano nga ba yung, bakit nga ba tayo nakakarinig din nung yung anong kanilang sounds, di ba? Ito, if you hear this, sanay lang po, ipi-play natin. Lalo na yung mga nakatira sa malapit sa mga mosque. So, diba, may mga place tayo rin dito sa Pilipinas na may mga mosque. Even you're not Muslim, ako po kasi lumaki ako na yung father side ko, they are
pure na Iglesia ni Cristo. Then yung mother side ko naman, they are Roman Catholic, o, diba? Pero, ayun, syempre, I have my own beliefs din. Kaya sabi ko sa inyo, ayoko talagang pinag-uusapan yung religion kasi naniniwala ako sa kanya-kanyang belief ng mga tao. At ito po, pag narinig nyo po yung sounds na to, wait po natin, ha? Wait lang po. Nawala yung ating sounds ng kanilang ano. Ayan na. So wait lang po natin. Pag narinig nyo to, explain ko rin po sa inyo kung ano ito. Alam, medyo parang bumabagal yung ating internet. Teka lang po. At nawala siya. So today po, ano po bang ginagawa natin ngayon, 'di ba? Sa festival na ito. Paki-festival naman tayo. 'Di ba? Sa kanila. Kung napakinggan niyo po yung call na yon, yung tawag nila doon is Adan. I hope na nabibigkas ko siya na maayos because it's an Arabic word din, ano. Ang tawag doon yung call for prayer. So yung mga nakatira po sa near sa mga may mosque, yung merong mga kapatid tayo, may mga Muslim doon or mga ang religion ay Islam, ayan po. Tawag po nila dyan yung call for prayer at napapakinggan po natin to in 5 times a day. Ayan po. So, ito lang. So, every time na may hear nyo to, respect na lang po natin sa kanila dahil po napaka-sacred sa kanila yung call of prayer. So, parang ganun din naman sa ating mga Kristiyano na if you hear yung bell, di ba, sa simbahan, 3 o'clock, it's a 3 o'clock prayer, 6 o'clock, where did tayo 6 o'clock prayer, di ba, sa church na ginagawa. So, ganun din po sila. So, ayun, para lang po maintindihan natin. So, syempre, ako naman, respect na lang po in every religion, in every beliefs na pinaniniwalaan natin. So, kasi iba talaga nakakatuwa. Ay, hindi ko naman alam kung anong holiday today. Basta ang alam ko, hindi ako gigising na maaga. Walang alarm today. Pero, yun nga po. At least, kahit pa paano sana nabigyan ko kayo ng konting insights o kaalaman kung ano po yung celebration na ginagawa po ngayon na ating mga kapatid na Muslim. So, yun po, kahit pa paano, nadagdagan ko yung inyong knowledge about this. So, ayun po, if every time po na-hear nyo itong prayer nila na to, yung call nila, call of prayer na ito, respect na lang po natin sila because this is their call of prayer talaga. At naririnig natin to 5 times a day. Ayun po. At sana po, ashhadu an la
Sana po, lagi po kayong sumabay-bay dito. And don't forget po to subscribe to our channel, ang ating Life TV, at para mabigyan ko pa kayo ng more informations and entertainment dito po sa ating channel. And also, click the bell na rin po. Hit the bell para po ma-notify kayo every time na meron po tayong bagong bagong uploaded videos. At saka yun po, marami pa po ako talagang gustong gawin para sa channel na ito. And I hope maka-recommend kayo dyan ng mga empower women na kilala nyo. At kasi yung iba talagang nakilala ko, medyo shy sa camera. Ayun, gusto ko talaga sila interviewin kasi I know, hindi man lang nila sabihin, they are empower women. Bakit ba sila nag-i-empower women para sa akin? Kasi meron silang ginagawang something special na hindi naman common sa lahat ng babae na ginagawa yun. Like yung isang nakilala ko, talagang medyo mahihiyain lang siya talaga. And she's staying in Bicol. Nagko-collect siya ng mga plastic bottles. Ayun po. At yun po, talagang bakit nga ba niya ginagawa yun? Ayun po, di ba? Ayun po, sana po mabigyan niyo rin ako ng mga additional na mga topics na pwede natin pag-usapan dito po sa ating YouTube channel. Okay? Thank you so much po and God bless everybody. Enjoy your holiday and don't forget po, Life TV. Thank you! Bye!